umaga o hapon sa inyo mga ano, mga kamusika. Ngayon ay welcome sa ating channel na Musika Giliwan, kung saan pinapakita natin ang mga behind the scene which becomes sa bago pumunta sa tugtugan or nasa kalagitan ng tugtugan, at minsan nagpo-cover tayo ng mga songs, nag-tutorial tayo sa mga basic chords which becomes sa mga kanta. So ngayon sasagot tayo ng mga katanungan galing sa mga kakilala natin tao na minsan hindi natin nasasagot dahil kulang tayo sa oras. So ngayon, umpisa na natin. Tara, unang tanong natin manggagaling kay Gerard Arellano. So shout out sa'yo, si Bitoy. So ang tanong niya medyo mahaba-haba. So unang tanong ay, sino ang nag influensya sa iyo para tahakin ang music industry? So, sino ang nag-influensya sa akin? So, para sa akin kasi nung bata pa ako, mahilig na talaga ako kumanta noon. Lagi ako pinapakanta ng AGs kasi nga syempre mga bata. Medyo mataas pa timbre ng boses niyan. So, yung nag-high school naman ako, nauso yung mga emo diaries, mabilis matuto mag-gitara pero hindi dumaan sa basic processing ba, yung pinaka kung paano yung proseso pag nag-aral ka ng music. Hanggang sa ina-influensya lang ang mga kaklase, tapos doon na rin nag-upis yung unang banda. So, pangalawa, ano ang una mong natugtog sa pinili mong instrument at bakit? So, una kong instrument na natugtog, gitara. So, ang una ko naman natutunan sa pagtugtog ng gitara, yung kanta, bakit ba ng shuffle? Naiinis pa nga ako nun kasi may ano siya, B minor, may flat siya. Ang hirap nun, lalo pag nag-uumpisa ka pa lang. Talagang sakit sa daliri nun. So, parang tinaga ko lang siya ng tinaga. Nung tinaga ko na siya na nakakaipit na ako ng B minor, naisip ko na lang baka kaya ko na lahat ng kanta ko na mayroong F, B, nga mayroong mga tinatang whole note chords na gamit ang mga flat na ano, na note. So, bakit ba na siya ko lang muna kung na ano, na natugtog? So, pangatlo, kailan ka tumugtog sa isang major competition at kamusta ang experience mo dun? Parang ano ba? Ano kami noon? Yung kabanda ko nung high school, yun rin yung tumugtog kami sa ano, sa ano ba tawag dito? Sa ano ba tawag dito yung ano? Yung nangangiti tato, nangangampanya. Ayun, nangangampanya. Nangangampanya ba yun? Parang ano, parang ang trip naman nung kandidato na yun, si Kagawad Ibalarosa. Gusto niya, parang ang target niya yata mga kabataan. So parang ang naging gimmick niya, magkaroon ng libreng jamming, ano, parang jam fest, parang ganun. So, yung marami namang musikero dito sa amin, pero ang nangyayari kasi, parang kami lang yung tumugtog doon kasi nga yung, syempre kami mga bata, parang kahit pangat yan, basta makatugtog lang kami, go lang kami doon. Pero kasi nung tumugtog kami that time, walang ibang tumugtog dahil nga napangitan sila sa gamit. Pero yung tumugtog na kami, nasa stage na kami, nandun yung kumpare ko ngayon na ano, nasa Philippine Army ngayon, na nasa combo rin, si Anthony, shout out sa'yo. Tapos si Archie na ano, na hindi ko na ngayon kaano, hindi wala ng balita doon. Tapos bali ang role ko naman sa banda na yun, bass vocalist naman ako nung that time. So parang hati talaga utak ko nun. So hindi pa ako sanay nun. Tapos unang ano pa, exposure pa namin nun sa maraming tao. Nandun pa yung mga nangangalita at officialist ng ano, sa gobyerno. Na ano kami, tinabahan. Siyempre, nandun yung ano, nag-umpisa pa rin. Kakamali talaga. Yun lang. Tapos, ano yung unforgettable experience mo sa buong buhay mo as a musician? Siguro yung ano, yung
yung unang panalo namin sa Battle of the One noon, tapos ano, naging best in keyboard train ako noon that time. Tapos ano, yun rin yung most unforgettable moment ko na ano eh, pagkatapos namin mag-champion noon dito lang naman sa lugar namin, parang nakilala kami talaga dito, parang nandun yung naging respeto ng ibang musikero. Kasi dito kasi sa amin, hindi labanan dito ang pera, ang labanan dito yung dignidad, matawag din parang pangalan, parang title. Kasi pag dito kasi, hindi dito kasi uso yung parang ano eh, parang sumali kami kasi ang laki ng price eh. Hindi, sumali kami dito parang para lang pakita sa iba na may talent rin pala kami. So yun lang naman. Tapos okay, ano yung favorite mo itukto sa lahat ng categories ng instrument na nahawakan mo? So ganito na lang gawin natin sa tanong mo, ihimay-himay natin siguro isa sa gitara, tagdadalawa sa gitara, dalawa sa keyboard, dalawa sa bass, o doon na lang sa tatlong ano na yun, huwag na doon sa drums kasi hindi naman talaga ako guitar loop drummer, may ano lang ako, may alam lang ako. So sa gitara, gusto ko kasi yung moody ako pagdating sa music eh. So may times na umaga, gusto ko mga slap siya ang mga tugtugan ko. Minsan pag Linggo, gusto ko mga J Brothers. Wala talaga sa hulog talaga, masabi mo variety rin yung mga pinapakinggan ko rin talaga. So sa gitara, minsan pag tumutugtog ako, nagano lang talaga ako ng mga sa camera. Tapos yung sa Metallica, yun nga, Enter Sandman. Yun lang naman. Tapos sa keyboard naman, gusto ko yung mga classical, yung mga Yeruma, yung mga Kiss the Rain, yung parang good for listening lang talaga. Tapos sa mga may kanta sa keyboard, madami talaga eh, pero pinaka gusto ko yung Party Time, yung mga Paul Sapiera Rockstar, tsaka yung Bakit Kung Sino Pa, yung mga 80s to 90s song na magaganda yung mga birada sa introhan ng Beat Become sa keyboard. Kasi gusto ko talaga tumugtog yung mga sa gitara at sa keyboard, yung intro pa lang alam na. Yun lang. And then, next is, at mula doon, sa instrument na napili mo, ano naman yung kanta na lagi mo pinapatugtog doon? So, parang may similarity lang. Sa pag may event kami, halimbawa, pag may event kami, may MCs. Tapos medyo nagjo-joke yung MC. Minsan pinapasukan ko siya ng Europa. Europa ba yun? O tama, Europa. Pag narinig kasi nila yun, parang mag-aano na sila dun, parang syempre parang ang sexy pakinggan nun, parang pang-romansa yung lick na yun. Sa gitara, pag mga love song, gusto ko yung mga plucking, mga gata. Mga ganyan. Tapos yung mga parang good for acoustic lang ang peg, ganun. Tapos sa keyboard, ayun lang din. Parang same lang din sa last question. Pati yung sa bass naman kasi, parang sabay-sabay ka lang naman dun. Basta alam mo lang yung mga tinatawag na bar notes o bar chords. Masusundan mo na yun. Tapos, at last, ano naman advice mo sa aspiring musician din based sa mga experience mo na?
parang napakasikat ko naman ito na. Kasi ito kasi si ano si Gerard or si Bitoy. Ano talaga to? Mula nung talagang nag-umpisa siya sa wala talaga as in. May hilig siya sa music. Kumakanta siya, hilig niya talaga magpanda-banda. Hindi ako nagkakamali, parang kaya na-edgar yung paborito niyang banda. Kaya gusto niya, parang wala siyang specific position kung saan niya gusto talaga kumesta. Pero hilig niya kumanta, pero gusto niya mag-drums, gusto niya mag-gitara. Pero una niyang natutunan is pag-gitara. So nandun yung parang guide ko. Sabi ko sa kanya, huwag siya masyadong mag-rely with the drums sa drums. Kasi yung drums na yan, sinesepra lang din niya ng mga nag-a-upload. So, masabi ko lang is, continue nyo lang. Kasi mas okay na ganyan ang pinagkakabalahan nyo. Kaysa sa, mag-drugs kayo dyan or what. Mag-uwi kayo ng gabi tapos mapahamak pa kayo. At least ito, pwede nyo pa magamit sa simbahan. Diba? Tsaka, huwag kayong maging madami sa kung ano yung natutunan. I-share nyo lang din. Kasi, sabi ng kuya ko sa kapkapit ko, yung pianista ng 2ID, may kasabihan siya na kung ano yung binigay mo, doon lang babalik sa'yo. Hanggang ngayon, pinangahawakan ko yung kasabihan na yun sa mga musikaya. Hanggang ngayon, sa una lang talaga, parang hindi mo magigets yung kasabihan na yun. Pero habang nag-continue sa habang nag-aaral ka, or nagtumutugtog ka, doon mo naman maunawa na, yun pala meaning na kung ano binigay mo ito, ibabalik sa'yo. So yun lang, ikutin nyo lang, practice nyo yung mga basic, sa gitara, tsaka dapat mo kayo maging master of none. Kailangan bago kayo mag-proceed sa ibang instrument, dapat malawak na yung knowledge nyo sa isang instrument. Yun lang naman. So, tanong sa atin ay si Gabriel Kawan sa Musica. Nakalala ko ito. Halos parang pamangkin ko na rin. So, isa rin ko sa mga tinuruan ko at mahilig talaga sa music. So, sabi dito, what music suits your soul? So, ano ba? Siyempre, yung classical music, yung mga naliro mga, kung ano yung mga tinututok ko sa piano, sa keyboard, kasi yun talaga yung parang try mong mag-isa, pakinggan mo lang yun, talagang parang maanuhan ka, parang matatahimik ka na lang bigla. So next question is, what genre of music are you fond of? So ano ba, rock, love song, heavy metal, yung talaga mga parang comfort zone ko talaga. Kasi mga gusto ko yung mga nagsishred. Mga ganun, gusto ko yung mga nag-highlight yung mga gitara. Mga medyo nag-highlight yung mga gitara. So, what sounds music are your favorite? Marami. Slapshot, Paul Sampiera, ano ba tawag dito? Mga Orient Pearl. Majority mga late 80s and 90s yung talaga ako nag-re-rely. Sa 80s, majority parang slow rock. Tumutugtog rin naman ako ng mga kantang pambabae. Pag full band kami. So,
Marami, hindi ko ma-specific kasi napakadami talaga. So, last question is, what type of music are you inclined to listen to according to your mood? Sa mood ko, katulad kanina, mood ko is, medyo antok. So, ito ako ng mga love song. Or, medyo rocky siya na rock ballad. Ganun. Yung lang naman yung mga pinapakayang kanya ko. Guys, may mga hinihintay pa akong tatong sa kabilisang sabi nila. Magtatanong rin daw sila. Pero hinihintay ko yung tanong. Pero wala pa. So, lumipat muna kami ng place. Kasi, kaya naglarunit yung ulan. Nag-iingay pa yung aso ko. Ang tip-tip-tip-tip na yung tanong. Dami-tanong. Yung lang naman. So, abang lang sa mga sa mga videos ko, and please like, share, and subscribe na rin. And click the notification bell para updated kayo sa mga future uploads natin. So, peace!